na to empower itong ating mga team leaders. So from team leader to section leader to platoon sergeant, meron silang mga roles to play as far as mentoring, counseling, giving advices to their members. No. Kasi lalo na itong mga juniors natin, di ba? Itong mga juniors natin, sino bang tinitignan nila? Sino bang tinitignan nilang role model? It should be the team leaders. Now, these team leaders, alam nila dapat paano i-motivate yung mga tao nila. No? They should, yan yung sabi ko, palagi kong sinasabi nila, how can you be a good leader kung kayo mismo, mga team leader, hindi kayo nagpakita ng magandang example. No? So, dito sa Second Battalion, I always see to it na yung level ng leadership dito is functional. Starting from the team leader who advises his, kung may mga problema yung mga team members niya, doon muna sa kanya. Pag hindi niya kaya, elevate it to the, elevate it to the section leader. Tapos section leader, meron pa siyang platoon leader. And platoon leader, meron pa siyang first sergeant. Na first sergeant, meron pa siyang sergeant major. No? And yun yung advice ko sa aking sergeant major na to, na siguraduhin niya na this is implemented down dun sa mga companies. Kaya pag nag-ikot siya, yun yung emphasis ko sa kanya. Na yung yung mentoring natin sa level ng team, no, this exercises dito na na-exercise na natin dito yung leadership ng ating NCO. No? Kasi syempre, saan ka ba mag-umpisa? No, doon ka mag-umpisa sa team. And so doon na rin nila makikita yung responsibilities nila. No, kasi syempre sila na rin yung tinatanong namin, no, ano bang problema diyan sa sa team? No? Hindi na kami dumidiretso doon sa team members. Sila na mismo. Kaso dapat alam nila kung